Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fanmade lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyong ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 36 ng International League. Nagawa nang maitaas ulit ng Shouko sa 5 puntos ang kalamangan sa Dawan. At dahil ito sa nakakahangang bilis at talino ni Ryota, nagagawa nitong maisahan at maistilan ng bola ang kupunan ng Dawan. Na talaga namang nagpahanga sa mga manlalaro ng Dawan, mga manonood, mga coaches at mga manlalaro ng Shouko. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Dawan ang bola at tinadala na ito ni Sawakita papunta sa kanilang basket. Mga kasama! Kailangan nating makapuntos! Nagawa na nilang makalamang ng 5 puntos sa atin! Huwag nating hayaan na magpatuloy lang ang kalamaan nila sa atin! At huwag nating hayaan na makagawa pa sila ng hakbang na ikakatalo natin! Ngayon, tayo naman ang aatake! At tayo naman ang pupuntos sa kanila! Kaya naman, humanda na kayo! Dahil pupuntos tayo sa posisyon na ito! At hindi tayo magpipigil sa kanila! Yan ang sabi ni Sawakita, nang bigla itong tumalon at tumira ng isang napakalayong tres. Nalabis na ikinagulat talaga ni Rukawa. Ano? Napakalayo ng kanyang tres. Imposible itong pumasok sa kanilang basket. At kapag pumasok man ito, matatawag itong tsamba dahil sa sobrang layo ng kanyang tres. Maki! Hanamichi! Maganda kay sa rebound! Dahil hindi malabong sumablay ang tira ni Sawakita. Yan ang sigaw ni Rukawa. At ang paglingon nito sa bola, mas nagulat ito sa kanyang nakita. Dahil sa pumasok ang napakalayong tres ni Sawakita sa kanilang basket at halos hindi man lang ito sumayad sa kanilang ring na naging dahilan upang maibaba na nila sa 2 puntos ang kalamangan ng Shouko sa kanila. At itong mga tagahanga ng Dawan ay nagwala na din sa kanilang kinauupuan dahil sa sobrang tuwa. Ayun o, napakalayong tres ang binitawan nitong si Sawakita pero swak ng swak pa din sa kanilang basket at halos hindi man lang ito sumagi sa kanilang ring. Napakausay mo talaga Sawakita! At napakadiretso ng mga bitaw mo. Sobrang tansyado mo talaga ang basket. Napakagaling mo Sawakita. Nakakahanga ka talaga. Yan ang sigaw ng mga tagahanga ng Dawan. At itong playing coach ng Dawan naman ay napangiti sa kanyang sarili. Mahusay. Mahusay ang tira mo sa tres Sawakita. Ngayon, nagbubunga na ang ating ensayo. At nagagawa mo na ng maayos ang tira mo sa labas. Kahit sobrang layo pa nito. Ngayon, humanda na kayo Shouko. Dahil nag-iinit na din itong si Sawakita sa laban. Siguradong papaulanan kayo niyan at tatamba ka ng tres. Hindi papayag yan si Sawakita na makuha niyo ng ganun-ganun lang ang panalo sa laban na to. Yan ang sabi ng playing coach ng Dawan. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at tinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Mga kasama, bawi tayo! At oo, nakagawa nga sila ng isang madalian na tres. Pero kayang-kaya din naman nating bawiin ang lahat ng yon. Basta magtiwala lang kayo sa inyong mga sarili at sa inyong mga kakampi. Yan ang sabi ni Ryota. Sabay pasa ng sobrang bilis sa bola papunta kay Maki. Ngunit, laking gulat ng buong manlalaro ng Shouko. Dahil sa biglang sumulpot si Yamato sa direksyon ni Maki. Huli ka! Ngayon, sigurado na ako na wala nang kawala ang bolang ito sa akin. Dahil kitang-kita ko na ipinasa mo talaga ito. Yan ang sabi ni Yamato. Sabay kuha ng bolang ipinasa ni Ryota papunta kay Maki. At nangawak na ni Yamato ang bola, agad niya din naman itong ipinasa papunta kay Sawakita. Nice on Yamato! Ang ganda ng style mo na yun ah! Pero sa pagkakataon na to, huwag muna tayo magmadali na pumuntos. Kailangan mahinahon lang tayo at huwag magiging agresibo sa bola. Tandaan nyo, sa atin ang takbo ng laro na to, na kahit lamang sila ng 2 puntos, tayo pa din ang magpapatakbo ng laban na to. At huwag nating hayaan na matalo nila tayo dahil lang sasabik tayong makapuntos. Kaya naman, sa pagkakataon na to, maging kalmado lang tayo at gumawa tayo ng siguradong puntos. Yan ang sabi ni Sawakita habang kalmadong itinidribble ang bola papunta sa kanilang basket. At ang buong manlalaro ng Shouko naman ay nakapwesto na sa loob ng basket upang dumipensa sa pag-atake ng Dawan sa kanila.
Ngunit, laking gulat ulit ang mga manlalaro ng show ko. Dahil na nga sa biglang tumalon ulit si Sawakita at tumira na naman ito ng isang napakalayong tres. Ha? Isang napakalayong tres na naman? Huwag mong sabihin na papasok na naman ito sa kanilang basket. Pero imposible ito dahil tsamba lang naman ang kanyang tres kanina. Kaya naman, imposible talaga itong pumasok sa kanilang basket. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili at nang paglingon ito sa basket ng kalaban, laking gulat ulit niya. Dahil sa pangalawang pagkakataon, nagawa na namang maipasok ni Sawakita ang kanyang napakalayong tres sa kanilang basket at halos hindi na naman ito sumayad sa kanilang ring na naging dahilan upang makuha na nila ang kalamaan sa Shouko at naging dahilan upang magwala na ang buong mananood sa loob ng court at halos ang maririnig na lang sa buong court ay ang pangalan ng kupunan ng dawan. Ayos! Ang galing mo talaga, Sawakita! Ngayon, nasa inyo na ang kalamangan! Sige, Sawakita! Tambakan mo ang show ko! Huwag mo silang hahayaan na makabawi sa inyo! Sawakita! Ang angas mo talaga! Napakalupit mo sa tres! Ay hindi! Sa lahat pala ng posisyon, malupit ka! Sige lang, Sawakita! Tagtadin mo ang kupunan ng show ko! Huwag mo na silang hahayaan pa na makabangon sa inyo! Dawan! Talunin niyo ang show ko! Talunin niyo na ang mga walang kwentang manlalaro ng show ko na yan! Mga pipitsuging nilalang lang naman ang mga yan! Dapat kayong umabante sa susunod na raw ng ligang ito at hindi sila! Yan ang sigaw ng mga tagahanga ng dawan. Habang ang buong tropa ng show ko naman ay napipikon na dahil na nga sa sobrang ingay sa loob ng court at puro dawan na lang ang kanilang naririnig ng sigawan. Nakakasar na itong mga balimbing na tagahanga ng dawan na. Akala mo talaga sobrang galing ng mga manlalaro nila. Eh dalawang tres lang naman ang nagawa ng Sawakita na yan. Tapos kumakasigaw sila, akala nila panalo na agad sila. Sarap nila pekos ang lahat eh. Yan ang sabi ni Nomo. Kaya nga, nakakapikon na sila. Ang sasakit sa tenga ng mga sigaw ng mga tukmol na yan. Kung pagkain lang ang mga yan, naku, inubos ko na ang mga yan. Yan naman ang sabi ni Takamiya. Hayaan nyo lang sila. Baka nakakalimutan yung andyan si Anamichi. At tiyak na hindi ito papayag na ganyanin lang sila ng Sawakita na yan. Tandaan nyo, may moto yung si Anamichi na ang bida ay nagpapabugbog muna sa umpisa. Kaya naman, magantay lang tayo. Tiyak na may sorpresa na naman ang lokong yan sa atin. Yan naman ang sabi ni Yuji. Tama nga kayo, pero hindi nyo ba napapansin na itong si Sawakita ay parang lalong humusay sa labas ng basket na kahit sobrang layo ng kanyang tira nagagawa niya itong maipasok at parang hindi puro tsamba lang ang kanyang nagagawa dahil kitang-kita naman na halos hindi sumayad sa kanilang basket ang kanyang tira. Mukhang dito magiging dehado ang ating kupunan na kailangan nilang mapigilan itong si Sawakita. Yan naman ang sabi ni Mito. Sa kabilang banda naman, si Fujima ay napansin na din ang galaw ni Sawakita. Isang back-to-back 3-point shot ang nagawa ni Sawakita. Mukhang kailangan na magising nitong si Rukawa. Dahil siya ang pag-asa namin ngayon dito. Dahil siya lang naman ang maaasahan namin na makakashoot sa Rainbow Area. Maliban na lang dito kay Sendo. Ngayon Miyagi, bigyan mo si Rukawa o kaya si Sendo sa gilid. Bigyan mo sila ng pagkakataon upang makabitaw ng tres. Na kahit mahigpit ang dumidepensa sa kanila, bigyan mo pa din sila. Alam ko makakagawa sila ng punto sa tres at makakaya nilang hikitan yung si Sawakita. Yan ang sabi ni Fujima. Sa kabilang banda naman, hawak na ng show ko ang bola at tinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Nang bigla itong napatingin kay Fujima. Tama ka Fujima, mukhang ito na. Ito na nga ang tamang oras para magpakitang gila si Rukawa. Ngayon, pagbibigyan ko ang hiling mo, bibigyan ko na magandang pasa itong si Rukawa. At ikaw naman Rukawa, huwag mo sana akong bibiguin. Ipasok mo ang bolang ito at higitan mo yung si Sawakita. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay nag-ball fake ito na ipapasa ang bola papunta kay Sendo. Ngunit, ang totoong direksyon ng bola ay papunta kay Rukawa. At ang hawak na ni Rukawa ang bola, agad naman itong tumalon at tumira ng isang tres. Ngunit, bigla namang sumulpot sa kanyang harapan itong si Sawakita. Huli ka! Akala mo ba ganun ka lang kadaling makakatira ng tres sa amin? Pwes, diyan ka nagkakamali dahil hindi ka namin bibigyan ng open na puntos. Yan ang sabi ni Sawakita habang china-challenge ang tira ni Rukawa na naging dahilan upang sumablay nga ang tira ni Rukawa sa kanilang basket. Nang biglang napatayo itong si Atochi at talaga namang nagulat ito sa kanyang nakita. Ano? Siya na naman? Bakit hindi siya magawang pigilan ni Naito sa ilalim ng basket? Nakainis! Kailangan ko na atang pumasok para may pumigil kay Hanamichi.
Yan ang gulat na sabi ni Hatochi sa kanyang sarili. Habang si Anamichi naman ay nakatalon na ng sobrang taas. At nakuha na nito ang bolang na isablay ni Rukawa. Akin ang rebound na to! At dahil ako ang hari ng rebound, walang sino man ang makakatalo sa akin. Ngayon humanda na kay Dawan, dahil babawiin namin ang puntos na kinuha niya sa amin. Yan ang sigaw ni Hanamichi. Sabay gumawa na ito ng isang follow-up dunk na nagmula sa mintis na tira ni Rukawa na naging dahilan upang makuha ulit nila ang kalamaan sa Dawan. Nice rebound at slam dunk, Hanamichi! Sabi na nga ba, hindi ka magpapatayag sa mga lokong yan eh. Isa ka talagang pamatay sunog. Nagawa mong maputol ang momentum nila. At buti na lang nagawa mong makuha ang rebound at makapuntos ang isang follow-up dyan sa loob. Sige, Sakuragi, patunayan mo sa lahat na teritoryo mo ang ilalim ng basket. Ipakita mo sa kanila na ikaw ang hari dyan. Yan ang sigaw ng mga tropa ni Hanamichi na talaga namang humahanga sa ating bida. At dito na nagtatapos ang Chapter 36 ng International League.